Magandang maga po sa inyong lahat para po sa ating morning devotion ngayong Lunes. Nais ko pong i-share sa inyo ang How to Start Your Day Well. Sabi po ni David sa kanyang sinulat sa Psalm 5 verse 3, My voice shall thou hear in the morning, O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Ang lahat po ng mga matagumpay, na mga Bible character sa Bible, makikita niyo pong kasanayan nila na unang bagay sa kanilang buhay, sila'y gumigising ng maaga at nananalangin muna at nakikipag-fellowship muna sa Diyos. Maging ang ating Panginoong Hesus, ganyan po ang practice niya. Bawat umaga, nisimulan niyang araw, naharapin muna ang Diyos bago ibang bagay. How to start your day well? Ito po ay sinisimulan muna sa Diyos. Kayo po ba'y may intensyon na bawat umaga sa inyong buhay, may intensyon kayong uninanasan ninyo na unahin muna harapin niyo ang Diyos. Unahin muna ang Diyos bago harapin ang problema. Harapin muna ang Diyos bago harapin ang trabaho. Harapin muna ang Diyos bago harapin ang mga tao sa ating mga nakapalibot sa atin. Gusto po ng ating Diyos na araw-araw, tayo muna at siya ang magkausap bago natin harapin ang ibang bagay. May tatlong bagay pong maaari natin pulutin mula sa Psalm verse 3 ng Psalm 5 na sinulat ni David. Una po, para maging maganda ang ating araw, begin the day in prayer. Nakita na pa natin kanina, sabi niya, the voice shall thou hear in the morning. O Lord, in the morning. Dalawang beses niya pong sinabi yung morning. Bakit po? Kapag dinuulit ng Biblia ang mga kataga, ibig sabihin po, napakahalaga nun. So, sa isang araw po, napakahalaga ng araw. Yung kung gusto niyong sabihin, napakahalaga ng umaga sa isang araw. At dahil mahalaga ito, mahalaga din sa unang araw at sa unang oras ng araw ay may mayroong kang katatagpuin mas mahalaga sa iyong buhay at mo yung Diyos. Ito po indikasyon hindi lang ng oras dahil mahal kaya mahalagang umaga. Ito indikasyon po na sinasabi ni David na meron siyang commitment na hindi niya sisimula ng araw na hindi siya muna nakipagniig sa Diyos. Hindi niya muna hinarap ang Diyos. Kasi niya, my voice shall thou hear in the morning, O Lord, in the morning will I direct my prayer. That is a commitment to begin its day in the presence of the Lord through prayer. Pag po kasi nag-spend tayo ng time sa umaga pa lang, siniset up na po nito ang ating puso, ang ating isip sa Diyos at sa mga salita ng Diyos. At kapag nailagay na po at naiset up agad ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos, ito na po ang paghuhugutan natin ng lakas, ito na paghuhugutan natin ng wisdom sa mga gagawin natin sa buong araw. Can you imagine po, kung sa unang araw, ang naisiksik agad sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong isip, ay mga bagay na problema at mga negatibo agad. Imagine mo, huhugot ka po ng lakas sa mga negatibo at hindi magandang kaisipan. Hirap po sa araw na ganun. Kaya sabi ni David, sa umpisa pa lang, ang aking boses, sabi niya, ay paririnig ko na agad sa Diyos. At aking panalangin ay agad kong sasabihin sa Kanya. And I will look up. So begin its day in prayer. Maganda pong setup po ito. Pangalawa po, organize your prayer on what you will do for the day. May salita niya po kasing, O Lord, in the morning, will I direct my prayer? Yung direct po dun, sa original po, actually, arrange or order. Ito po'y kinuha ni David dun sa mga priest na ang mga pare po noon, bago magsimula ng paglilingkod sa temple at trabaho, sisimulan po nila sa panalangin. Pero sa panalangin, bago po sila nagpipray, lahat muna po ng gamit, aayusin muna nila, i-organize muna nila. Lahat po ng gagawin, nililista muna nila for the day. At kapag nakalista na lahat po yun, naka-organize na po yun, saka sila uupo, saka sila mananalangin. Well, ito po yung pagpapakita ng kahandaan kung ano ang gusto mong sabihin sa Diyos. Pagpapakita na hindi ka basta na lang nag-iisip ng
kung anong maisip mo that day. Ibig sabihin, talagang sineryoso mo yung gagawin mo sa buong araw. Kaya sabi ni David, ito ang gagawin ko. Ito ang gusto kong gawin, Panginoon. Hindi siya nag-random lang at sasabihin niya kung anong sinabi. Well, yan po ang kalimitan ng ating pagkakamali. Sa pagising natin, tila baga kung ano lang makita at maisip, yun lang ang sasabihin sa Diyos. Kaya tayo nabibigla kapag lahat pala ng gagawin mo sa dami yun, hindi mo malang naisip at na naisabi sa Diyos. At dahil hindi mo na paghandaan, kakaroon tayo ng pagkalituhan at hindi natin tuloy malaman kung anong gagawin natin. So, ang sinasabi po ni David dito ay kapag umaga pa lang, naisip mo na kung anong gagawin mo, na-organize mo na to, ipanalangin mo to. Gusto ng Diyos pakita sa atin at ni David na anumang bagay ay pinaghahandaan. At kapag may pinaghahandaan, kakambal ay ang panalangin, ay pakikipag-usap sa Diyos, ito ang magbibigay sa iyo ng magandang araw. At pangatlo, mula po sa kanyang sinabi, and I will look up. When you pray to God, kapag hinarap mo po ang Diyos, expect answer from God. Yun pong gusto niyong sabihin. Huwag tayong magaya dun sa nangyari po sa Acts chapter 12 verse 12 to 16. Nagpipray po ang church that time dahil nakakulong si Pedro at ang kanyang kasama. At habang sila nagpipray, hindi nila alam may ginawa po ang Diyos because of their prayer. Ay bigla pong nakawala sa tanikala, lumindol, at nakalabas sila Peter. Tinulungan sila ng anghel. At tuloy-tuloy po sila Pedro doon sa church kung saan nagpe-prayer meeting at kumatakatok po si Peter. Yung isang babae na at pangalan ni Rhoda, makita niyo si Peter at sinilip niyo yung pinto. Bakit si Peter ito? Tumakbo siya doon sa mga disciples, mga apostol. Sabi, nandiyan si Peter. Sabi, that's impossible. Nagpe-pray tayo at nakakulong siya. Tumigil ka nga at mag-pray ka. Hindi ko nandiyan po talaga. Hindi nga maaaring mangyari yun. Imagine po, nagpe-pray sila, pero hindi sila nag-expect ng bagay na may gagawin ng Diyos. At nung talagang sa kakulitan ng babae, tiningnan na si Peter nga. Expect answer from God, sabi ni David. Kung magusto mo pong maging magandang araw mo, ay palagi kang mag-expect na ang Diyos ay sasagot sa iyong panalangin. Hindi mo ba magandang idea, magandang panimula ng araw na you're expecting your God will answer your prayer. So ngayong araw mong ito, gusto ko ng Diyos na sa umpisa pa lang itong morning devotion na ito ay maging kasangkapan para tayo matuto na bago mo harapin ang lahat ng bagay na susuungin mo sa araw na ito, harapin mo muna ang Diyos na magbibigay ng lakas at ng wisdom sa iyo. Begin your day in prayer. Organize everything that you're going to do for the day. And then expect that God will help you. God will answer everything. Hindi kanya papapayaan. Kung ganyan po ang yung nais ngayong umaga, simula ng araw na to na maging maganda, maaari ka pong manalangin kagaya ko. Sundan niyo na po panalangin ko ito. At sigurado ko po sa inyo, magiging maganda ang araw na to. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, papasalamat po kami sa bagong araw na bigay niyo sa amin ngayon. Salamat po sa mga blessing na ipadadala niyo sa amin ngayon. Tulungan niyo po kaming lumakad sa kalooban mo. Tulungan niyo po kaming nakafix ang aming pananampalataya sa iyong salita at sa iyong mga pangako. Huwag po Panginoong hayaan na sa aming damdamin maging basihan ang aming gagawin at mga desisyon ngayon. Tulungan niyo po kami na pigilan niyo kami, Panginoon, sa mga bagay na gagawin namin makapagpapahamak sa amin sa araw na to. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan sa lahat ng desisyon gagawin namin. Sana, Panginoon, magawa namin ang purpose mo kung bakit mo kami binuhay sa araw na to. Bigyan niyo kami ng lakas, ng courage, na harapin ang lahat ng bagay na darating sa amin. And ultimately, lahat po ng aming gagawin ay may kapagbigay kapurihan sa iyo sa araw na to. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magpalain po kayo ng Diyos.